COVID-19 changed everything. Lahat talaga ng bagay nagbago dahil sa pandemya na yan. Pati ang Japanese employers interview ay nagbago. Hindi na nila ginagawa ang interview through face-to-face. Ginawa nila ito through online sa pamamagitan ng Zoom application. Kaya ang video na ito ay magbibigay ako ng tips at ibibigay ko rin sa inyo yung mga common questions na tinatanong ng mga employers during Japanese interview. Itong mga common questions na ito ay galing sa iba't ibang selected trainee na sumalang sa Japanese employers interview. At halos lahat ng itinanong sa kanila ay halos magkapare-parehas. Kaya, sa lahat ng mga trainee dyan na nagbabalak pumunta dito sa Japan o sasalang na sa Japanese interview, panoorin nyo ang video na ito hanggang sa dulo. Promise, maigsi at may makukuha kayong idea sa video na ito. Merong limang common questions na itinatanong sa kanila. Una, what is your favorite foods? Pangalawa, what dish can you cook? Ano yung kaya mong lutuin? Pangatlo, why do you want to work in Japan? Yan talaga yung kadalasang itinatanong. Bakit mo gusto magtrabaho sa Japan? Hanapan mo ng magandang sagot yan. Pang-apat, tatanungin rin kayo ng Japanese employers kung may alam ba kayo na Japanese vocabulary. For example, ohayo gozaimasu, konnichiwa, arigato gozaimasu, sumimasen. Yan yung mga sample ng mga Japanese vocabulary. Mag-search kayo niyan, kahit sample lang ma-memorize nyo, okay na yun. At least may naisagot kayo. At panglima, last talaga na itinatanong ng mga Japanese employer is about sa personal na buhay mo. Ilan yung asawa mo, ilan yung anak mo, kabit mo, ilang taon ka na, ilang years ka na nagmimekaniko, ganun. Kung welder ka, ilang years ka na nagwi-welder. Kung construction worker ka, ilang years ka na nag-construction. Yan yung mga itinatanong sa personal na buhay mo during Japanese interview. Yung mga question na yon, madali lang sagutin. Huwag kayong kabahan. Nananawagan nga pala ako sa mga viewers natin dyan. Pumasa na at selected na. Pakishare naman yung mga itinanong sa inyo mga pre. Comment nyo dyan sa baba para maipin ko. Para alam ng mga kaibigan natin, mga mekaniko, construction worker, welder. Kung ano yung mga itinatanong sa inyo. Para mapaghandaan nila. Ngayon alam nyo na yung mga common questions. Hanapan nyo talaga yun ng mga gandang mga sagot. Ngayon, magbibigay na naman ako ng tips kung ano yung dapat gawin kapag harap mo na yung employers mo sa kamera. Una mong gawin, body gestures. Avoid extra movement. Yung kakamot ka sa ulo, gumaganyan-ganyan ka, i-avoid mo yan. Kailangan nakafocus ka lang sa kamera at nakatingin sa mga Japanese employer. Ganyan. Huwag kang gumaganyan-ganyan. Clothing. Sa pananamit mo, ano yung isusuot mo? I suggest, sinabi ko na to sa nakaraang videos ko, magsuot kayo ng mga light color na mga polo shirt. Tulad nito. Ito pa. Pangatlo, always smile. Yan talaga yung pamatay sa mga Japanese pre, yung smile mo pre. Kung may killer smile ka, panigurado, selected ka. Tulad nito. Pang-apat na tips pre, enjoy the flow. I-enjoy mo lang yung Japanese interview para hindi ka kakabahan. Ang limang tips mga pre, be positive. Huwag maging negatibo yung pag-iisip mo para hindi ka nga kakabahan. Kasi kapag negatibo yung pag-iisip mo, talagang kakabahan ka niyan. Be positive. Pang-anim na tips, kapag tinanong ka ng hapon, straight to the point yung sagot. Kailangan swabe yung sagot mo, fluent yung pagkasagot mo. Mas maganda gumamit ka ng English. Kung hindi mo kaya ang English, Tagalog. Kung hindi mo talaga kaya yung Tagalog, magbisaya ka. Pero I advise, aralin yung sumagot sa mga questions in English. Napakaganda talaga kapag English yung gagamit mo sa pagsagot. Pang-pito mga pre, be honest. Huwag kang magsinungaling kasi kapag nagsinungaling ka sa mga sagot mo, lalakas yung pintig ng puso mo, kakabahan ka, mawala ka sa focus. Pero kapag tama yun at totoo yung sinasabi mo, panigurado, hindi ka kakabahan at maganda yung kalalabasan ng mga sagot mo. Kasi nga, totoo yung sinasabi mo. Meron pa palang last mga pre. Dagdag puntos nga pala kapag bibigyan ka ng pagkakataon na magpakilala is gawin mo ito in Japanese. Gumawa ka ng simpleng jikushukai. Simple lang, wag mong habaan. Kasi once sinabaan mo tapos hindi mo pronounce ng tama at magkamali ka, maiba yung pandinig ng mga hapon, iba na yung kahulugan. Baka yun pang dahilan na mabagsak ka. Kaya
Kapag gagawa kayo ng jikushukai, maigsi lang. At least, nakapag-jikushukai kayo at nakapagpakilala kayo sa mga Japanese employers in Japanese. Dagdag puntos yun. Pero kung hindi mo talaga alam yung paano gagawin, paano i-pronounce yung jikushukai, huwag ka na lang gumawa. I-English mo na lang. Safe ka pa. Para naman sa mga karagdagan pang mga questions, panoorin nyo yung mga old videos ko na lalabas ngayon sa screen. Apat yan, mga Japanese interview. Tips yan. Panoorin nyo yan. Kasi ako'y naniniwala mga pre, na lahat ng bagay kapag pinaghandaan, maganda yung kalalabasan. Kaya during Japanese interview, paghandaan nyo talaga yung mga isasagot nyo. Kahit simple lang yung mga tinatanong nila, pero kailangan nyo pa rin paghandaan. Babushin yung desk.